Ang init. Ay, hindi pala dito. Parang dito pala eh. Hi guys! For today's vlog, I'm going to do an eyelash extensions. Yan. Kita nyo naman, may hawak na akong tweezer and cup. Yan. Yan, tweezer. Yan, dalawang tweezer. Yan. Yes po, marunong ako mag eyelash extensions and binibusiness ko to guys. Hindi lang to ano, hindi lang to pang paarte. So isa to sa mga business ko. Actually, meron akong clinic. Sinarado ko lang nung nag-pandemic kasi nga wala naman lalabas para magpaganda that time. Pero surprisingly, after lockdown, marami ring nagko-contact sa akin dito lang sa area sa Cavite, mostly sa General Trias. So, marami akong ginawan nung nag-pandemic. Marami pa rin gustong magpaganda kahit pandemic. So, I decided na i-home service na muna siya and tuwan-tuwa naman ako sa home service kasi unang-una, wala akong binabayarang renta, wala akong taong binabayaran, and hawak ko yung oras ko, guys. Yun yung pinaka-importante sa akin. Unlike before nang may clinic ako, nasa clinic kasi ako, hands-on kasi talaga ako. So, dun lang ako sa clinic, ako nagsusupervise, and pag maraming tao, gumagawa din ako. Basically, pinag-aralan ko to, guys, way back 2017, bago ako mag-open ng clinic ko. So, I need to learn para hindi ako aasa sa tao ko. If ever umabsent sila, at least gagana pa rin yung business. So, tuloy-tuloy pa rin yung business. Hindi ko sasabihin sa client na, sorry ma'am, balik na lang kayo tomorrow kasi wala akong tao. Hindi para pakawalan ko pa yung client ko. So, and I want my clients to be satisfied with my work. So, yun guys, uumpisahan ko muna to. Maglagay ng lashes sa kanya kasi may bago akong biling glue. Bago ko siya i-apply sa clients ko, kailangan ko muna siyang i-try para malaman ko kung talaga bang painless siya or hindi. So, tinatry ko siya ngayon kay Isa. And, i-start ko muna to guys. Ipapakita ko na lang yung process. Ita-timelapse ko na lang para makita nyo na ako talaga ang gumagawa. Hindi iba. Okay? Guys, wala akong strip dito sa noo niya. Usually kasi may strip dito para dun sa lashes. Eh, wala akong strip na extra dahil naubusan ako. So, DIY muna tayo. Nilagyan ko lang ng medical tape sa noo para mas madali kong makuha yung mga lashes. Well, okay lang naman yun, guys. Wala namang kaso yun. As long na maganda yung gawa nyo sa clients nyo, it's all okay. Hopefully, guys, this year, i-re-reopen ko yung clinic ko dito sa Gen 3 and magre-rebranch ako sa Manila. Kasi may mga tinuruan na ako doon mag-lash. And
inaano ko lang sila na gumaling pa sila dun sa lash nila, pagiging lash technician nila, kasi hindi ito basta-basta, guys. So, mahirap din to. Akala nila madali lang. Kaya minsan nagtataka ako, may nakikita ko sa Facebook, meron ano lang, 99 pesos para sa lashes. Diyos ko po. Unang-una, mahirap mag-lash, guys, kasi kailangan detalyado siya, iisa-isahin mo, hindi siya pwedeng basta ka lang lagay ng lagay. Unang-una, pag nagkamali ka ng lagay, pwedeng ma-irritate yung mata ng kliyente mo, tapos papangit yung kinalabasan ng ano mo, ng lashes mo na ilalagay. So, kailangan marunong ka talaga maglagay nito. So, patapos na ako dito, guys. Natutuwa naman ako sa outcome niya. Nakikita ko na. Kikita niya ba? Yan o. Siya, diba? Nakaganon siya. So, naka-curl siya. So, I'm using D-curl 8mm and 12mm. Yan. Actually, guys, gusto ko ituro to sa ibang ano eh. Mga kasama ko sa na OFW sa Dubai. Especially doon sa mga sis and yung mga sis and asawa ng mga brads na gusto mag-start up ng business. Ipi-free tutorial ko sila para, alam niyo yun, para kahit konting income, magkakaroon sila. So, sila nang bahala magpalawak ng knowledge nila. So, ako magiging ano lang ako, instrumento para matuto sila. Without any fee yun, guys. Kasi gusto ko matutunan lang din nila and makahelp din ako sa kanila. Ito, guys, tinuro ko na to sa hipag ko at saka sa pamangkin ko, pati na rin dun sa asawa ng pamangkin ko. So, pati pala sa pinsan ko, guys, tinuro ko na siya para magkaroon sila ng extra income nila. Tsaka, sabi ko nga, kung meron gustong, kasi may saloon yung tita ko, so, kung sino yung, kung meron silang client na gustong magpa-eyelash, hindi na nila ako tatawagin kasi malayo nga ako. So, hindi ko na sila i-schedule. So, sila na lang yung pupunta para kumita rin sila. Parang dito pala. So, tapos na ako, guys. Yan. Pinapatuyo ko na lang yung glue. Kita nyo? Kita nyo yan? Naka-curl siya. Oh, side view. Ganda, di ba? Kalingkot talaga. Very talented. Char! If you really want to earn money, learn something para hindi ka masisiro sa rainy days. So, marami kang pwedeng ano, marami kang pwedeng pagkakitaan. Could you be the one? I don't know, could you be the one?